Ano nga ba ang mga pangyayari sa Facebook world? Isa ka na rin ba sa mga nangangarap na maging isang content creator? Naka-on ang mga professional mode at handang makipagsabayan sa mga malalaking content creator na walang pag-alinlangan. Ready ka na ba? Tara, usap tayo. Real talk nga tayo na pawang katotohanan na walang katang-isip. Pero dahil content creator ka, vlogger ka, maaring pasok ang kriteriya ng katang-isip na may halong katotohanan. Dahil gusto mo ngang makipagsabayan sa kanila, alam mo ba na hindi lahat pwedeng maging isang vlogger? Bakit nga ba? Pag pinasok mo ang social media at desidido kang maging isang social influencer, dapat may artista factor ka sa paanong paraan. Maganda o gwapo? Aba eh, kapag wala ka nito, kailangan sobrang talented ka. Para sa akin, ito yung tinatawag na artista ka in your own real way. Bakit na naman? Ikaw lang naman kasi ang director, ang producer, ang photographer, videographer, scriptwriter, at the same time, ikaw ang mag-iinerte sa harap ng camera na parang ewan. Ngayon, pag desidido ka ng maging vlogger, why not ask yourself, ano ang pwede kong ibahagi sa mga madla nag-aantay sa akin araw-araw? Handa ka bang salubungin ang mga positibo at negatibong pananaw ng mga taga-subaybay mo? Dito sa mundo na punong-puno ng mapamintas at perpektong mga fans na sumisilip sa mga vlog content mo at personal na buhay, na pilit hinahanapan ka ng konting mali lamang para may content din sila. O, diba? Ano ang tawag sa kanila? Kayo na lang ang humusga. Ang point ko lang naman dito is, hindi madali ang trabahong to. Pero kapag gusto mo talaga maging isang vlogger, ang una-una mong gagawin is, intindihin mo ang sarili mo. Kaya mo bang panindigan o hindi? Ikaw ba ay magiging isang ehemplo sa mga kapwa vlogger mo, kabataan, at sa mga manonood? Ano ang inspirasyon na iiwanan mo sa kanila kapag dumating ang oras or araw na pagod ka na rin mag-vlog? Sa iyong paglalakbay bilang isang vlogger, tanggap mo ba ang mga top fan mo, star senders, likers, viewers, followers, ay mga strangers at di mo kakilala? Na laging nakaabang at nag-heart dahil followers mo nga sila na super proud sa'yo sa mga na-achieve mo. Speaking naman sa mga friends, ka-familia, kakilala, classmates, batchmates, well, hindi naman lahat. Huwag natin silang lahatin. Sila na walang ginawa kundi lagi lang nasa scene mode zone. No comment, no reactions, na walang paki sa post mo. Tama, di ba? In short, kapag content creator ka, ang mga solid fan mo, ang mga top fan mo, supporters mo, ay galing sa mga taong di mo kakilala at kaano-ano. At para sa kaalaman mo, ang mga mata ni Meta, gaano man yan kaliit, alam niya kung sino-sino ang mga followers, viewers at likers mo. Mas sobra pa yan kay Marites. Kaya shout out na lang sa mga organic followers ko, viewers and likers ko. Hello sa mga batch 95 of BNHS. Maraming thank you sa inyong lahat. Paki-follow and share na din po ang video na to, and don't forget to like if may natutunan ka. Gets mo? Konting lambing lang naman, oh. Kaya tara, follow nyo ko. See you!